Hello guys, good day. Ito pala yung primer na ginagamit namin dito sa inland. So this is Sigma Prime 200 and this is double component primer. Ayan, makikita niyo yan, ito. Two component epoxy primer. Ito yung hardener niya. This one. Ayan. Ayan, may pangalan yan, epoxy curing agent. So, ang pag-mix nito is 1:1. So, this is 3.2 liter. Kag this is 0.8 liter. So, kung titimplayan mo yan, isa nito, isang lata nito, isang lata din yung hardener. Yan ang pagtimpla niyan. Kung konti lang yung gagamitin mo, konti lang yung titimpla mo. So, ibig sabihin, if 1/4 lang makukuha mo dito, 1/4 din dito. Ganon yung mixing niyan. Kasi pag tinimpla mo lahat ito, at saka ito, kailangan ubusin mo sa isang araw kasi matutuyo yan. At kinabukasan, hindi mo na magagamit. Okay? Ito yung ginagamit namin before kami mag-apply ng second component paint sa mga bakal na may rust, may kalawang, primer muna bago mag-apply ng second first and second coating ng primer, then mag-apply ng double component paint. So this one, yan. Ayan guys, kung alanganin kayo, meron naman yan instruction dito sa likod. Basahin nyo lang ito tulad nito. Ayan. Ito ang NL sa Netherlands yan. And ito is English, yan. And ang PL is Poland. FR is France. ES is... I don't know what this is. Then yan. Ito lang naman, English. Hanapin yung English. Yan. Kung alanganin kayo sa pag-apply niyan, hanapin nyo lang yung ano, yung English dyan, yung instruction sa likod. Yan lang yung mga advice ko. Yan. Lahat ng paint dito is may instruction sa likod, kaso mostly walang English yung iba. Ito kasi, kahit sa C-Ship, ginagamit namin to eh. Yung ganitong Sigma Prime, meron ito sa C-Ship. Pero yung sa inland, meron dito mga primer na pang inland lang talaga. Pero ito malakas to sa ano, sa mas malakas to, mas matibay to, yung double component nito. Ginagamit namin ito sa labas, sa akustado ng barko, tsaka sa flooring. Dalawang gamit namin ito. Bago kami maglagay ng paint sa labas ng barko, sa itim, ito muna. Kasi matibay ito eh. Okay? Yung double component na ginagamit sa inland, tough finish. May hardener din siya. So, compatible yan siya dito. Compatible sa unang primer, then hardener, tough finish. Compatible yan siya. So, kung walang ganyan, mostly, yung ginagamit dito na primer is ito. Yan. So, single component lang ito. Walang hardener ito. Disclaimer lang sa NELF. Sa product na ito, hindi naman kami binayaran para mag-advertise ito. So, guys, ito lang ha, for educational purpose only, disclaimer lang. Yung multi-primer na ginagamit, right color, same color. Paano ba? Pwede mo itong gamitin, double component, then ito, ang tough finish niya. Pwede ka rin mag-primer ng ganito, tapos ito rin. Hindi yan siya kakainin. Kahit na walang hardener to.
Kaso, mas ang pinagkaiba nito, yung Soft Sigma tsaka yung ano, mas mabilis matuyo to. Kaya mas mabilis ka maka-apply ng the finish mo. Eto, medyo mabagal matuyo yung multi-primer na ananelf. Mas mabagal sa matuyo. Kaya kinabukasan ka pa makaka-apply or something sa hapon makaka-apply. Maglagay ka ng umaga, sa hapon makaka-apply ka nito ng the finish. Pero mostly, pag naglagay ka nito ng primer na to, kinabukasan ka na mag-apply kasi kukuskusin mo pa to, papantayin mo pa para magpantay yung pag-apply mo ng finish. So dun sa akin, kahit saan dito, pero mas gusto ko ito, mas mabilisan na trabaho ito. So then sa pag-apply nito, ito kasi yung Sigma Prime is, ang kulay nito is gray. Ang kulay naman ng nails na ito is look 1-2-2, yan, like that. Yan ang kulay niyan. Ito guys, paano mo man lalaman na magkaparehas yan sila guys? Ito, yan, tingnan mo 1-2-2, 1-2-2, and red. Yan, ganyan, 2000 pangalan niya. Tapos multi primer. Yan din sa kabila is 2,122 now. Same. Yan. Yan ang pagtingin ng pintura dito guys. Yan. 1,22 now. Yan. Parehas. Tapos tough finish. So, multi-primer, tough finish. Paano naging hardener siya? Yan. Two component. Yun ang basya na two component siya. Tapos anong hardener na ginagamit? Yan, CG. And yan, the finish CG. Yan, hanap. Yan, tingnan mo 1 liter per 5 liter. So 1:1 din yan. Pag type, pag ano yan, pag 1:1 din ang pag apply nyan. Dalawa. At mabilis mga gano to, matuyo. Kaya pag naggumamit kayo nito, yung gagamitin nyo lang, yung tamang-tama lang na maubos nyo sa isang araw. Kasi pag tinimpla nyo lahat to, tapos hindi nyo maubos, matutuyo kinabukasan to. Kasi mabilis to matuyo. Pang isang araw lang. Kaya pag nagtimpla kayo ng kalahati, half nito, half din dito yung kukunin nyo. Half din. Kaya 1:1 yan siya. Yan ang timpla niyan. Pag 1/4 lang kinuha nyo dito, 1/4 din kukunin nyo dito. Ganun, pagtansya niyan. Kung malilito kayo guys, ito. Yan. Meron pa rin yan, guide sa likod. Dito ako laging nakatingin sa guide nila. Yung tinitingnan ko dito guys, yan. Yung burdening, yan. Sa ito. Burdening ruler. Yan. So ibig sabihin niyan yung ano niya, pag ruler ang gamit mo, yung burdener, ibig sabihin niyan thinner na gagamitin mo is 30-12. Ito naman yung 30-12. Ito yung thinner. Ito yung thinner niya na 30-12. Yan. Yan, tinatawag nila dito burdener. Sorry sa pronunciation, pero hindi tayo marunong magsalita ng salita nila. Yan. So, dyan ka titingin kung ano yung gagamitin mo sa ruler. Yan, ruler. Ming. Yan, ruler. Tapos sa air spray, ilalagay mo dito 0 to 5% lang na burdener sa ganito. Tansyayan mo na lang. Tapos pag airless naman yung gagamitin mo tulad ng spray, yung burdener naman na gagamitin mo is 3-32-26. Yung thinner naman, yun, wala ako dito 32-36 kasi hindi naman ako gumagamit ng spray. So 32-12 lang ginagamit ko dito. Yan, yan ang thinner na ginagamit dito sa double component paint. Okay guys,
Yan, tingnan nyo. Yan. Screenshot nyo na lang. Yan. Tapos ito yung thinner nya. So, double component paint. Tapos ito yung hardener nya. Right? Parehas Nelf yan, no? Tapos, pwede nyong gamitin na primer ito. Pag wala kayong Sigma sa barko nyo, ito yung gamitin nyo, si Nelf primer. Same color. Same color yan, guys. 122. Kung paano mo laman yung color nya, is yan. 122. 122. 122 to finish. 122 primer. Yeah, 122 primer, 122 finish. Yan, complete set na yan, no? Complete set. From thinner. Yan, guys. From multi-primer. Multi-primer. 122. Thinner. 30-12. And hardener. Bare hardener yung tawag nila dito. PO3. Yan. Dito may malalaman yan. CG at saka SG. Tapos, top finish. Same 122. Kaya nag-CG yan. Diyan mo makikita yan. CG. Tapos yung to component na tinatawag. Ito yun. Yan. 2C o 2Key. Translator lang yan. Para sa pares-parehas lang. Ibig sabihin niya. Yan. Tapos yung guide niyan sa likod. Guys, sa likod. Yan. Tingnan nyo sa likod kung paano. Siya nga pala, guys, ito yung nakalimutan ko sabihin, ito yung thinner na ginagamit namin sa double component na primer, Sigma Prime. Okay? Sa double component to, guys, ah. Ito lang, 91, 92. Pero sa double component paint, iba yung thinner na ginagamit sa paint is 3212. Suitable lang siya para sa primer. Kasi nakalagay yan dito. Yung primer niya may meron din yan diyan sa yan. Yan, kalagay niya is thinner 91 92. Yan. Yan. Thinner 91 92. Okay? Suitable lang siya para sa primer. Hindi siya suitable para doon sa paint. Okay?